Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, if you have your cellphone ngayon, ano, or if you have your Bible, maganda po ang atin pong pag-aaralan ngayon. Kung mayroon po kayong mga cellphone, I want you to share ito sa inyo pong newsfeed dahil naniniwala po ako na mensaheng ito ay napaganda na napakaganda po na marinig po ito ng atin pong mga kaibigan, mga friend po natin, lalong-lalo na po yung atin pong mga mahal sa buhay. This morning, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang title po ng atin pong mensahe, ano ang totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ulitin ko po, yung atin pong title po ng atin pong mensahe, ano ang totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, marami pong mga tao ang gustong masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa kabila po ng kabisihan po ng mga tao, sa tuwing araw po ng Linggo, o kaya ng Biyernes po dito sa atin ng Linggo, eh, hindi po sila nakakalimot na kahit papaano na magsimba ang iba. Hindi po nawawalan ng tao ang simbahan. Bagamat maraming nagsasabi na hindi nakatulad ng dati ang bilang, pero pagpagsama-samahin mo ang lahat ng tao na pupunta sa simbahan tuwing araw ng Linggo ay higit pa sa pinakamalaking stadium na isang concert na malaki o anumang pinakamalaking sports stadium na yan. Dahil gusto ng tao na makasunod sa kalooban ng Diyos. Because I believe that there is a vacuum of the human heart na walang makapupuno nito sa emptiness sa puso ng tao, hindi ng kayamanan, hindi ng salapi, hindi ng ginto, pilak, o maging ang kasikatan, hindi mapupunan niya. Subalit sa kabila ng kagustuhan ng tao na masumunod sa kalooban ng Diyos, ang tanong, totoo ba ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? What do you mean? Na totoo. Marami kasing mga nagsalipa na ngayon sa atin pong paligid na lamang talaga na hindi totoo. Na tila baga na sa unang tingin ay parang tunay totoo. Kaya nga maraming mga nalilinlang. Diyan natin nakuha yung salitang genuine o kaya original. Genuine ba yan? Totoo ba ito? At ang pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay ano ang totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos? Dito natin makikita mga kapatid, aalamin po natin isa-isa ayon po sa salita po ng Diyos kung ano po ang sinasabi po ng salitang pagsunod o yung obedience sa Panginoon. You could go to church every Sunday and pray and read your Bible and yet hindi ka talaga nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Really? Hindi naman lahat ng pumupunta sa simbahan ay banal. Lalo namang hindi rin naman lahat ng nakuulong ay may sala. Titingnan po natin mga kapatid kung ano po ang sinasabi po ng Biblia patungkol sa totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag babasahin po natin yung sinasabi po ng Biblia ayon po sa Panginoon, hindi po sa ayon sa atin, kasi sa tingin po natin kasi ito yung tama. Nasa buong akala natin, sa pag-aakala natin, ito yung nararapat, maganda na gawin natin upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, yung ginagawa ba nating pagsunod, ito ba ay ayon sa Panginoon? Iksaminin lang po natin mga kapatid. Yung ating pang ginagawa, is it glorify God? It does, hindi ba nalalabag ang kanyang salita? Hindi ba nakukontradict ang kanyang salita? Because God will never violate His word.
mga kapatid, maraming mga tao na gustong masunod ang kalooban ng Diyos, pero nakakalungkot, hindi pala lahat ng sumusunod sa Panginoon ay tinatanggap ng Panginoon. Ha? Para yatang maraming mga nagtataka rito. Mga kapatid, in John chapter 4, maliwanag na ang hinahanap ng Panginoon ay yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yan yung hinahanap ng Panginoon. Titingnan po natin ang isang kwento sa Biblia na masasabi po natin isang mabuting tao. Tingnan po natin muna. Bago natin titingnan po yun, mga kapatid, titingnan po natin ang isang napakagandang modelo na kung mayroon tayong titingnan sa magitan po ng pagsunod, wala na pong iba kundi ang Panginoong Jesus, ang pinaka-atin pong modelo. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 10, "Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is done in heaven." So paano malaman mo, mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon? Hindi ba nararapat lamang din na malaman mo ang kanyang salita? Sapagkat kapag hindi po natin alam ang kanyang salita, yung atin pong pagsunod na ginagawa ay hindi po tatanggapin ng Panginoon. Sapagkat hindi po niya lalabagin ang kanyang salita. Ito yung napakagandang tingnan po natin, ano, na yung kasing pagsunod, mangyari ang iyong kalooban. Hallelujah. Let your kingdom come, let your will be done on earth. Hallelujah. Sinasama ito sa panalangin, inaawit pa, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ano bang mayroon sa langit? Kabutihan. Dinadasal natin ito, ipinapanalangin natin ito, pero hindi natin inuunawang mabuti kung ano ang kahulugan nito, kasi ang totoo, hindi naman natin ito ginagawa. Malimit pa nga kung ano yung gusto natin, na sa tingin natin mabuti, ito yung una nating ginagawa eh. Minsan pa nga kung wala ka ng opsyon, wala ka ng ibang Diyos, saka ka palang lalapit sa Panginoon. Alam niyo ba ang tao minsan hanggat hindi siya bumagsak ng tuluyan, hindi siya lalapit sa Panginoon. Hanggat kaya pa niya, pag wala na siyang magawa, minsan sakalang siya makakaalala sa Panginoon. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Kung kukumpletahin po ninyo yun, mga kapatid, in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Isa po yung mga disipulo ng Panginoon, minsan lumapit sa kanya, "Lord, teach us how to pray." Maliit pa lamang sila, 8 years old pa lamang, ang mga Israelita, marunong na silang manalangin. Pero lumapit sila sa Panginoon, "Lord, teach us how to pray." Sabi ng Panginoon, "This then, how you pray." Ina-expect ng Panginoon na mananalangin yung kanyang mga disipulo. "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Memorize po natin. Tanong, ginagawa ba natin? Hindi yung alam mo eh. Sumusunod ka ba? Kaya tingnan mo. Ang Panginoong Jesus, noong siya po ay malapit na doon sa cross, sabi niya, "Then he went away a second time and prayed, Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, let your will be done." Tinuro ito ng Panginoon, ginawa ito ng Panginoon. Minsan kasi madali lang magsalita eh. Pero ang tanong, hindi yung sinasabi mo, ginagawa mo ba? Napakaraming mga magulang ngayon na tinuturuan ang kanilang mga anak na huwag silang magbisyo, huwag silang maglalasing, sapagkat hindi mabuti yan. Pero marami kang mga tatay na makikita
na inutusan yung kanilang anak para bumili ng malamig na beer. Anak, huwag kang marinig, Garillo. Hindi mabuti yan. Bumili ka sa tindahan, sindihan mo na rin. Pero huwag kang marinig, Garillo. Masama yan. Hello. Huwag ka magsusugal, anak. Huwag mo akong tutularan kasi hindi mabuti ito. Hindi yung sinasabi natin. Sometimes it's easy to teach, but it's hard to train. Training kasi, hindi mo lang sinasabi, iminumodelo mo, ipinapakita mo. Amen. Amen. Sabi mo siya yung katabi, bakit tahimik ka? Nag-uumpisa pa lang. Wala pa tayo doon. Amen. Now, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung atin pong ititrace lahat ng prayer ng Panginoong Jesus, answered. This is the only prayer ng Panginoon na sinabi ng Panginoon. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ayong kupang ito. Ano sabi niya? Hindi dahil takot ang Panginoong Jesus mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. No, that is the very reason bakit siya bumaba. Nung nasa Garden of Gethsemane siya, sabi ng Biblia, sa sobrang hapis ng Panginoon, hapis na hapis siya, yung kanya pong pawis ay tila baga dugo na ang pumapatak. At makailang ulit siya, ito yung pangatlong beses niya na the same request sinasabi ng Panginoon. Kasi ito yung the very first time na kung saan ang ama at ang anak ay yung kanilang relasyon ay masisira dahil sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pero mamangin ang paraan. Pero mangyari nga yung kalooban. Napakaganda siguro, ano, kung bawat isa sa atin, bawat isa na nagsasabing Kristiyano, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Wow! Napakarami sigurong mga maniniwala sa atin. Amen. Amen. Tignan natin yung kwento. Ito na. Mark chapter 7, Mark chapter 10 verse 17 to 31. I want you to write it down, mga kapatid. Dahil pagkatapos po nitong mensahe na ito, dito niyo po makikita ang mabuti, mga kapatid, kung ano ba yung sinasabi nating pagsunod, yung totoong pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Dahil tingnan po natin yung kwento nito. As Jesus was coming out to the road, a man came running to him and knelt in front of him. Kita niyo? Nakita niya ang Panginoon eh. Habang naglalakad ang Panginoon, tumakbo siya palapit sa Panginoon at siya'y lumuhod na kung saan siya'y pinapakita na nagpagumbaba siya sa Panginoon. He asked Jesus. Tinan niyo, mga kapatid, kung mayroon kang pagkakataon ano na ikaw ay makaharap mo ang Panginoong Jesus, ito na yung pinakamagandang tanong na pwede mong itanong sa Panginoon. Anong sabi niya? Good teacher. Wow, it's not just a teacher. Good teacher. What should I do to inherit eternal life? Hallelujah. What should I do to inherit eternal life? Mabuting guro. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakagandang tanong, di ba? Alam niyo, mga kapatid, titingnan natin mamaya na makikita natin na ang nagtanong na ito ay isang binatang mayaman, pinuno siya. Kasi ito yung gospel na kung saan na isulat sa in the book of Matthew, Mark, and Luke, na makikita natin na talagang itong kwentong ito ay dapat po nating pagbulay-bulayan upang lubos nating maunawaan ang kwentong ito. Pangyayari na kung saan ang Panginoong Jesus mismo ang kausap nitong lalaking ito. Na ang sabi niya, good teacher, what should I do to inherit eternal life? Mayaman ang lalaking ito,
In Luke chapter 18 verse 18, isa siyang pinuno, mga kapatid. Makikita natin in Lucas chapter 18 verse 18, sabi niya may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Pinuno ka na! Ruler ka! At mayaman ka pa. Wala ka nang hahanapin pa. Pero there is something missing. Para madagdagan ng konti yung kanyang qualification niya, wow, kailangan ko ng spiritual life. Hindi ba yung tao na successful na siya, okay na siya sa buhay niya, pero para maging okay ng konti, dagdagan ko naman ng spiritual life. Magsimba ako para everything is okay. Marami po ang tao ang kalagayan na ganito. Tingnan po natin. Jesus said to him, "Why do you call me good? Why do you call me good? No one is good except God alone." No one is good except God alone. Isa sabi, mabuti yan, mabuti yan. Yes, pwedeng mabuti yung tao sa ganitong bagay. Mabuti kang nanay, mabuti kang anak, mabuti ka sa ganito. Pero hindi sa lahat ng bagay mabuti ka. Kasi ang Diyos lang ang mabuti sa lahat ng bagay. Ang ibig niya sabihin, wow, parang you get it, ano? Parang nakuha mo yata. What do you mean, the good teacher? What do you mean? Para bang sinasabi mong yung pananaw mo, ito nga? Bakit na natin yung kwento? Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Hallelujah. You know the commandments? You know the commandments? Exodus chapter 20? Nakalagay doon, di ba, yung mga 10 commandments? Sabi niya, never murder, never commit adultery, never steal, never give false testimony, never cheat, honor your father and mother. Alam mo yung 10 utos, di ba? Nakasulat yan. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama at ina. Sabi niya, the man replied, "Teacher, I obeyed all." Everybody says, all. Sabi niya, the man replied, "Teacher, I've obeyed all these commandments since I was a boy." Kita niyo mga kapatid, alam nila yung salita. Kasi nga, bata pa lamang sila ay tinitrain na sila upang malaman ang salita ng Diyos, magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Yun ang the commandments, sabi ng Panginoon. Mula sa pagkabata, sinunod ko na ang lahat ng iyan. Wow! Wala nang ahanapin pa. Mayaman, pinuno, ruler ka, at sumusunod sa kautusan. Simula pa ng pagkabata niya. Wala na siyang hahanapin pa. Kumbaga, ito na yung klase ng buhay na inaasam-asam ng tao. Ruler siya. Now, Jesus, 21, look at Him and love Him. Hallelujah. Kita mo pagka tinignan siya ng Panginoon and love Him. Full of compassion. Jesus, look at Him and love Him. Hallelujah. He told him, "You're still missing one thing." Everybody say, one thing. One thing. Kita nyo mga kapatid, isa lang ha. Kasi ng tao, ano eh, was, nagsisimba naman ako, di naman ako nag-agrabyado ng aking kapwa, di ako nagnanakaw, di ako nagsusugal, ginagawa ko naman yung tungkulin ko sa aking obligasyon ko. Okay ako. Ito yung sinasabi ng marami. Sa pag-aakala nila, ito yung nakasunod na sila sa kalooban ng Diyos. Marami na pong nadaya si Satanas, mga kapatid. Nakakalungkot. Na kapag hindi po natin inalam, mga kapatid, ang salita ng Diyos, malilinlang din tayong tulad nila. Tinampunin niyo, mga kapatid. Jesus looked at him and loved him. He told him, "You're still missing one thing." Sabi niya, "Sell everything you have
Give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, follow me. Everybody say, follow me. Other verses, then come and follow me. Ganito tinawag ng Panginoon yung kanyang mga disipulo. He's giving him an opportunity to be one of the disciples of Jesus. Then come and follow me. Yun ang mga kapatid, bago palang lumapit ang binatang yun, alam ng Panginoon kung ano ang tunay na kailangan niya. Alam ng Panginoon kung ano ang kulang sa kanya. Ano kaya ang sagot nitong binatang mayamang ito na nagsasabi na sinunod niya na ang mga utos na yan? Kasi sabi po ng Biblia, thou shalt not, yung covetousness, yung wag kang, ano ba yung gahaman, yung covetousness. Or yung, yeah? Tingnan natin. When the man heard this, he looked happy. Ganun sana, di ba? Kasi, wow, when the man heard that, he looked happy. And follow Jesus. Ganun dapat ang kwento eh. Pero hindi po ganun ang sinabi mo ng Biblia, mga kapatid. When the man heard that, he looked unhappy. Everybody says the word unhappy. Unhappy. Kita niyo, mga kapatid, pero sabi niya, malit pa lamang ko, yung ginagawa ko ng mga yan. Patakbo siya, di ba? Nakita niya. Na, he's in the right time, at the right place, the right person ang kanyang pinagtanungan. He was so close. Hallelujah. Kung mayroon ang gustong tanungin talaga, ano bang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Kita mo, yan yung problema eh. Ano ba yung dapat kong gawin para maging kalugod-lugod sa Panginoon? Ito yung maraming tanong ng tao. Lord, ano ba yung dapat kong gawin para ako'y maligtas, magkamit ng kaligtasan? But the truth is, you're asking the wrong question. Because if you study diligently the scripture, wala kang magagawa para iligtas mo ang iyong sarili. Wala tayong magagawa para magkamit ng buhay na walang hanggan. It's so clear in the Bible in Isaiah 64:6 na ang iyong mabubuting gawa, isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. The reason why all the religion in the world, there are so many tinatawag na mga alituntunin in order for them to reach God. Religion, however, cannot reach God. At ang Kristyanong totoo, mga kapatid, hindi natin kayang abutin ang ating Diyos dahil ang Diyos ng Kristyano ay banal na Diyos. Kaya lahat ng reliyon, mga kapatid, pinipilit nilang masunod ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga alituntunin nila. Kung kinakailangan sila ay lumuhod araw-araw, dumalangin ng 10 beses, 7 beses, o ilang beses para maabot nila ang Diyos. Pero ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi natin kayang abutin ang Diyos natin. Siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay abutin. Dahil maliwanag na sinasabi po ng Biblia ang inyong mabubuting gawa, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya ang binatang mayamang ito na pinuno, nakumpleto na yung sinasabi niya, nagpakumbaba siya nung una, tama yung ginawa niya. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Di ba? When the man heard that, he looked. When the man heard that, he looked unhappy. And went away sad because he owned a lot of property. Sabi ng ibang version, mga kapatid, yung kanyang mukha. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Na para bang siya'y lungkot na lungkot. Dahil sinabi ng Panginoon, kung talagang sinasabi mo, kasi yung 10 utos, yung unang 5, para sa Panginoon at yung kapwa mo, kasi yung summarize mo yung 10 commandments, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then the pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. Tuloy natin. The disciples were stunned. Nagtaka sila yan. Di ba na yung mga disipuli na sabi niya, by his words. Balik mo nga doon, anak. Di ba? Sabi niya, when the man heard that, he looked unhappy and went away sad because he owned a lot of property.
Jesus looked around. Pagkatapos siya, Jesus looked around and said to his disciples, how hard it will be for rich people to enter God's kingdom. Di ba maraming mga tao na gustong-gustong yumaman? Na ginagawa nila ang lahat ng paraan ng iba kahit kumapit sa padalim, kahit hindi magkaroon ng oras sa Panginoon, magkaroon lamang sila ng kayamanan. Marami nang nalinlang. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng Panginoong Jesus, not me, I'm just simply reading it, how hard it will be for rich people to enter God's kingdom. Let me stop here. And I will explain to you clearly. Never na sinabi ng Panginoon, it's impossible. No. It is impossible to rich man to enter the rich person to enter the kingdom of God. Never na sinabi ng Panginoon yun. Ang sabi ng Panginoong Jesus, how hard it will be for rich people to enter God's kingdom. Mahirap. Napakahirap na pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Pero never sinabi ng Panginoon na imposible. Pagtatanungin ko kayo lahat, mga kapatid dito, sinong gustong yumaman, lahat kayo magtataas ng kamay. Kaya nga puno ang daming mga nanonood kung pinag-uusapan natin dito, 5 things you should do in order for you to become rich. Di ba ang dami? But when we're talking about the Word of God, ang totoo, mga kapatid, malayo na tayo sa Panginoon. Kung atin lang susuriing mabuti ang atin pong puso. Mga kapatid, you're gonna hear this message simple and plain. I will simply read it kung ano nakasulat sa Biblia. I will not compromise the Word of God. Kaya nga may mga nanonood sa akin minsan na hindi tinatapos. Mga kapatid, kung nanonood po kayo ngayon, tapusin niyo po ito. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Atas po ito ng pag-ibig. Kaya ko po binabasa ang salita pa ng Diyos. Kasi maaring ang iba po sa inyo, ngayon nyo lamang po ito narinig. Kasi ang naririnig lang po natin sa simbahan, well, paulit-ulit na lamang. Kasi maraming mga pastor, mga ministro na kung saan nagtuturo na gustong marinig lamang ng mga pumapasok sa simbahan, magaling, maganda sa pandinig. At yan ang gustong-gustong hinahanap ng mga tao. Kahit anong gawin mo, basta magsimba kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Mahal kayo ng Diyos, kahit hindi ka magsisi, basta huwag kang makalimot paminsan-minsan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Bakit ba yung tao minsan nagsisimba lang? Kasi ang gusto ng tao para magkaroon siya ng alin? Mamotivate lamang siya. Magkaroon siya ng encouragement at gusto niya ng forgiveness. Gusto niya ng eternal life. That's all yung business nila. But when we talk about mission, when we talk about carry the cross, when we talk about sacrifice, they are not willing on that. Kayo na lang, sabi ng iba. Pero ang inahanap po ng Panginoon niyo, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, yung kompletong pagsunod, yung totoo, ito ang kulang eh, sa binatang mayaman ito. Hindi ba yun ang kulang sa at sa maraming tao? Gustong-gusto nilang sumunod sa Panginoon pero partial obedience lang. Hindi pa kasi ako ready, kaya partial lang muna. What is partial obedience? Disobedience. And what is disobedience? Rebellion. And what is rebellion? It's a sin of witchcraft in the Bible if you study. And delay obedience is disobedience. Susunod ako pero saka na lang. Kayo na lang muna. Saka na lang. Malamit nating naririnig yan. Kasi nga mga kapatid, hindi natin alam ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon. Hindi pa kasi ako handa. Kayo na lang muna dyan. Hindi ko pa kayang baguhin ang aking sarili. Sabi ng iba, di ba? Let me ask you a question. Did you clean yourself before you take a bath? Of course not. While you are taking a bath, saka ka naghihilot. Saka ka naglilinis ng iyong katawan. Delay obedience is disobedience. Partial obedience is disobedience. Because obedience is the highest form of worship. You got it? Obedience is the highest form of worship, mga kapatid. Pagsunod sa Panginoon.
ang siyang pinakamataas na antas ng klase ng pagsamba sa Panginoon. The disciple were stunned by his words. Kaya nagtaka. Napakahirap pumasok sa karyan ng Diyos ang isang mayaman. Kaya ang mga disipulo ng Panginoon nagtaka. But Jesus said to them again, "Children, how hard it is to enter God's kingdom." Ngayon, ito yung ano ha, yung rich kanina pinag-uusapan natin. Children, sabi naman niya ngayon, tayo na ngayon, lahat dito pinag-uusapan, sabi niya, how hard it is to enter God's kingdom. Tinuturo kasi ng mga iba, di, madali lang. Basta ikaw, bago ka malagutan ng hidiga, nagsisi ka, sa langit ang punta mo. Saan talata natin makikita yan, mga kapatid? Imbento yan eh. Wala naman sinasabing ganun. Hello? At hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Panginoon. Pagpag-aaralan mo yung Biblia. Repentance is not up to you, it's up to God. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, kung kailan hinihipo ng Panginoon ang puso mo, kung kailan ang banal na Espiritu ay kumikilos pa sa iyo, doon ka! Mag-response sa pagtawag ng Panginoon. It's not up to you, it's up to God, mga kapatid. Si Esau nga, di ba? Sabi ng Biblia, umiiyak siyang nagsusumamo. Pero ang sabi ng Biblia, wala nang nagawa ang kanyang pagsusumamo, huli na. Mga kapatid, ang kamay ng Panginoon ay nakabukaba ngayon sa atin lahat. Every one of you na nakakarinig under the sound of my voice, ang kamay ng Panginoon ay nakabuka para sa atin, mga kapatid. Pero wag po nating i-delay kung kailan po tayo tinatawag ng Panginoon. Doon po tayo mag-response. Tinan nyo. The disciples were stunned by His word, but Jesus said to them again, "Children, how hard it is to enter God's kingdom." 25, look at this. "It is easier for a camel," tinan nyo yung camel, "to go through the eye of a needle than for a rich person to enter God's kingdom." Mas madali pala sa isang kamelyo, sa camel ha, na napakalaking hayop na pinaglalagyan ng mga goods, ng mga kanilang mga gamit nung panahong iyon, na isang ginagamit na transportasyon, kung marami kang gamit, dumuhin nilalagay sa isang camel na pumasok daw sa butas ng karayom. Ang kamelyo na yun, kaysa ang mayaman na pumasok sa kanila, parang imposible na yata yun. It's a metaphor na ito eh. Yeah, pero ano bang ibig niyang sabihin ng Panginoon doon nung panahon na yun? Ito po mga kapatid. Some scholars say that the eye of a needle refers to the needle's eye, a low gate in Jerusalem. It was a smaller, man-sized gate that opened at night when the main gate was closed. It would be very difficult to get a camel through, but not impossible. An animal that large would have to be unsaddled and stripped of all its possessions to come through. Ganito po yun, mga kapatid. Sa Jerusalem nung kapanahon ng iyon, mga kapatid, mayroon po silang gate, na malaking gate, na kung saan yung mga tao ay yung mga nagdadala ng kanilang mga paninda, ng kanilang mga gamit, ay doon po sila dadaan sa isang malaking gate. Doon po ang daan. Pero pag sabit po ng gabi, ito po ay kanilang isinasara. At mayroong isang gate doon na makipot, na ang size lamang niya ay kasing size lamang ng tao. At para kung gusto mong makarating doon sa iyong pwesto mo, sa lugar na yon, ngayon, ang question, willing ka ba na yung kamelyo mo, na doon mo inilagay yung mga gamit mo lahat, pagtatanggalin mo lahat ng yan at doon ka magsisiksik mo ngayon, doon yung kamelyo, doon sa maliit na gate na yon, doon ka papasok at saka muli ilalagay yung mga gamit mo uli. Willing ka ba na tanggalin lahat ng mga yon? Yan yung question eh. Ngayon kung hindi ka willing, maghihintay ka nang mag-uumaga upang ikay makarating doon.
Pero kung gusto mong makarating agad, are you willing na tanggalin yung mga sagabal? Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi mo tatanggalin, hindi siya makakapasok. Kaya sabi ng Panginoon, mahirap sa isang mayaman. Kasi kapag ka mayaman ka, hindi tulad nung mahirap na sinasabi niya na ang tanging inaasahan lamang niya ang Diyos. Halimbawa, nagkasakit yung kanyang anak, yung mayaman ang unang iisipin niya kung sino ang pinakamagaling na doktor at pinakamagandang hospital. Pero yung mahirap, wala siyang ibang inaasahan kundi mananalangin siya, Panginoon, tulungan mo ako, ikaw lang ang aking pag-aasa. Gumamit po kayo ng mga instrumento. Kaya minsan, sa isang mayaman, kapag ikaw ay mayroon ka na lahat na magagamit mo, minsan nalilimot mo na na mayroon palang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Pero never sinabi ng Panginoon na imposible. Kung ngayon, kung willing ka, katulad nitong binatang mayaman na ito, willing ka na yung mga sagabal na ito, kasi nakita ng Panginoon nang sumasagabal sa batang mayamang ito, mga kapatid, binatang mayaman na ito, ay yung kanyang pag-ibig sa salapi. There's nothing wrong to be rich. Everybody said, nothing wrong to be rich. Baka kasi maraming magalit sa akin eh. Parang against kaya yata, masama yata ang love mo sa mga mayaman. Natural, hindi. So pagkakalungan tayo ng Panginoon na yumaman, bakit hindi? Pero mahirap lang pumasok. Are you willing for that? Ito tanong mo, okay, gusto mong yumaman, pero mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Simple. Diyan man ako nagsabi niya ng Panginoon eh. Kasi kapag naging busy ka na, dapat yung oras mo na may yukol mo sa Panginoon dahil sa gustong gusto mo na magkamit ng maraming salapi, uunahin mo na. Kitang-kita natin yan sa ating mga mata, mga kapatid. Busy kasi. Think about that, that you are busy. You're saying busy ka sa Panginoon? How could it be? Sabihin mo na sa lahat ng tao, kahit sa nanay mo, sabihin mo na, you are busy. Sa nanay mo na nag-alaga sa iyo, nagpalit ng lampin sa iyo nung maliit ka, sabihin mo na, busy ako nay, busy ako tay. Pero huwag mong sasabihin sa nagbigay sa iyong buhay. Because he deserves first, he give you life. Sabi mo siyang katabi, huwag mo lagi sabihin busy ka. Come on, mga kapatid. Busy ka pa. Kapag ka ang politiko ang narinig ninyo na mga nagsalita, lahat ng pangako ibibigay sa inyo, marinig kayo. Pero yung politiko nga, hindi ganito pagpapawisan ng ganito kapag ka nagsasabi. Why? Atas kasi ng pag-ibig to, mga kapatid. Gusto kong marinig po ninyo ito, mga kapatid. Ang dami nang nadaya dito. Ang hinahalap ng Panginoon, yung totoong pagsunod. Willing ka ba na si Kristo yung una sa iyong buhay? Siya yung master mo. Handa kong tanggapin ng Panginoon. Siya yung Lord and Savior ko. Really? Do you really understand what is the, what does it mean, Lord and Savior? Kasi maraming tao gusto lang. Sino si Jesus Christ sa buhay mo? Tagapagligtas. Sino si Jesus sa buhay mo? Siya ang tagapagligtas ko. Nadaya na naman kayo, mga kapatid. Bakit? Si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas, mga kapatid. Dapat si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kulang eh. Tagapagligtas lang kailangan mo. Panginoon din siya yung master, siya yung una sa buhay mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, you cannot be my disciple if you love your mother, your father, your wife, your husband, your brother, your sister, kahit ang iyong sarili, more than me, you cannot be my disciple. Now we're speaking now about discipleship. Kaya ka sa Christian, di ba? Kapag ka pinag-uusapan discipleship na, wala na. Marami yan, mga umpisa lang. Pero kapag discipleship na pinag-uusapan, we're talking about commitment. We're talking about obedience. We're talking about to model to be the salt and light of this world. Bye. Busy ako. But I'm a Christian. Hindi mo na nakakalimot kahit pa paano eh.
Mga kapatid, yung pagsamba na gusto mo, it's not up to you. Yung pagsunod na gusto mo natin, hindi po it's up to us. It's up to God. Marinig ba kayo ng mga kapatid? Hindi kasi natin narinig itong message na ito. Atas ito ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi sa atin kung kailan natin gusto. No, mga kapatid. It's up to God, mga kapatid. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Nobody can promise tomorrow. Because one day, someday, somehow, every one of us haharap sa hukuman ng Panginoon. Is it appointed to man to die once and after that judgment? Kaya ang sabi ng Biblia, be prepared, every one of you, to present yourself sa Panginoon. Are you ready on that day? Because you will answer every question. Mag-isa ka. Hindi mo kasama ang iyong pamilya. Hindi mo kasama ang mga kasama mo sa church. Hindi mo kasama ang pastor mo. Mag-isa ka lang. Tulad ng isang agila, lumilipad mag-isa. Mag-isa kang haharap sa hukuman ng Diyos. Handa ka ba? Sabi mong katabi, handa ka na ba? Itatanong sa iyo ng Panginoon kung ano ang ginawa mo sa panahon, oras na ipinagkaloob niya sa iyo. Itatanong sa iyo ng Panginoon, nung ikaw ay nasa Kuwait, ano ang ginawa mo sa panahon na ipinagkaloob ko sa Kuwait? Sabihin mo, Panginoon, nakaipon ako ng dinar. Nakapagpatayo ako ng bahay at lupa, yung titulo ko, ganyan kakapal. Nakapagpatapos ako ng pag-aaral. Praise the Lord, Panginoon. No. God will not ask you about kung ano ang tinapos mo, ano ang trabaho mo. No. He will not ask you that question. Kung ilang dolyar ang naipon mo, itatanong sa iyo ng Panginoon, kumusta yung asawa mo na ipinagkaloob ko sa iyo? Yung iyong mga anak. Nung ako ay nagutom, nauhaw, nasa ospital, binisita mo ba ako? Kailan yung Panginoon? Busy kasi ako, Panginoon. Naku po, mga kapatid. Pagdating ng panahon, kaya tama ang sinabi ng Panginoon. Enter through the narrow gate. Huwag doon sa maluwag. Dito sa makipot. Ayaw ng tao yun. Are you with me, mga kapatid? Amen. Tapusin natin dito, itutuloy natin. Tuloy natin. Okay? Huwag kayo mag-alala. Nasa part 1 pa lamang tayo. Ha? Praise God. Salamat kay Pastor Emer kasi nasa YouTube na ito after po ng message na ito. If you missed this message, mga kapatid, you can go to our YouTube channel, True Gospel Church. You type nyo lang Pastor Steve Caracas o True Gospel Church. Nasa YouTube na po ito. Para ma-meditate po natin. Now, so nainuwala po natin yun, mga kapatid, ha? Hindi imposible sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mahirap nga lamang. Tulad ng isang kamelyo na napakalaki na mahirap pumasok sa may liit na gate na kasinlaki lamang ng tao kumpara sa isang malaking hayop. Na ang malaking hayop na yun upang siya makapasok sa gate na yun, willing siya na kailangan tanggalan mo ng lahat ng mga gamit para mag-isa lamang siyang papasok doon. Maraming mga tao ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos pero hindi sila willing na iwan ang mga virus sa kanilang mga buhay, mga basura sa kanilang mga buhay na humahad lang para sila'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag hindi po natin yan binitawan na pinapaalis ng Panginoon, kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok. Sabi ng Panginoon, di ako. Kanina pa tayo rito, mga kapatid, wala akong imbento. Simple and plain. Wala nga akong mga kwento-kwento. No, hindi ako ganun maraming kwento. Basahin natin. Simple and plain. This amazed his disciples more than ever. They asked each other, who then can be saved? Kasi yung talagang tanong nung binata na mayaman na isang ruler, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Na ang talagang totoong tanong niya, paano ba? Mayroon na ako lahat ng aking ari-arian, sumusunod ako sa mga ano ba yung dapat kong gawin upang ako'y magkamit ng kaligtasan? Maaring naniniwala siya
na kulang, ano na, there is something missing na. Meron kang ang lahat ng bagay nito, pero paano kung mayroong life after death? Paano kung mayroong judgment? Let me ask you this question. Do you really believe that there is life after death? Do you really believe that there is God? Do you really believe that there is a judgment day? Do you really believe that there is eternal life? Do you really believe that there is life after this? Kung talagang naniniwala tayo, pinag-uukulan nga natin ng lubos na panahon yung atin pong buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Hindi natin alam kung ilang taon tayong mabubuhay dito. Nagsusumakit tayo para marating natin ano yung habang buhay, 100 years. And after that, ano? What about yung eternity? Yung eternal life. Ano ang ating ginagawa? Maraming mga natutulog sa pansitan. Puro busy, busy, busy. Yan ang isasagot mo sa judgment day. Busy ka? How? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sabihin lagi busy ka. Come on. Sabi ng iba, bakit yung pastor na yan parang galit na galit? Hindi po galit mga atas ng pag-ibig to. Hindi kasi yan tatanggapin ng Panginoon. Pwede mong sabihin sa pastor mo, pwede mong sabihin kahit kanino, huwag sa Panginoon. He give you life. Do you, alam niyo ba kung ilan ang every beat of our heart a day sa loob ng 24 hours? Thousands yan mga kapatid. Pero hindi nalilimot ng Panginoon. Hindi eh. Alam ko kasi yung tibok ng piso ko, titibok talaga yan eh. Noon tumawid ako sa daan, talagang nag-ingat ako. Noon natulog ako, alam ko gigising ako. Really? Nobody can promise tomorrow. Are you kidding me? This amazed his disciples more than ever. They ask each other. Kita mo, they ask each other. Who then can be saved? Ngayon, sino yung maliligtas? Sila na pati sila, nagtatanong na, sino maliligtas kung ganun? Mahirap yata talaga. Sabi mo sa iyo katabi, mahirap. Mga kapatid, when it comes to salvation, mga kapatid, wag po nating mas... Free. Free. It's a gift of God. Yes, it's a gift of God, but it's not cheap. When it comes to salvation, mga kapatid, God the Father, it cost Him something. It cost His only begotten Son. Nung likhain niyang mundo, sabi niya, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, mga kapatid, it cost Him something. His only begotten Son, ang kanyang katawan na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo ang tumigis para ikaw, ako, tayong lahat ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya sumigaw ang Panginoon ng malakas nung siya inak sa cross. My God, why have you forsaken me? Forsaken me, Eli, Eli, lama sabachthani. This is the very first time na sinabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na laging tinatawag ng Panginoon, Father, Father, but the very first time na sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Because you and me, ikaw, ako, tayong lahat-lahat ng basura ng sanlibutang ito, dinala ng Panginoon sa cross at ang kanyang bugtong na anak na kasama niya na pinakamamahal ng Ama, hindi niya matingnan na kahit isang anghel, walang lumitaw, nagdilim ang paligid nung panahon na yon. Kasi ang nasa isip ng Panginoon, ikaw ako para magkamit ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hosakaraba basyandereba. This amazes disciples more than ever. They ask each other, who then can be saved? Jesus, look at them. Tinignan uli ng Panginoon sila. Jesus, look at them and said, it's impossible. Everybody say, it's impossible. It's impossible. Tanong kanino? It's impossible for people. Everybody say, people. People. Sinabi ng Panginoon, it is impossible for people to save themselves. Correct? It is impossible for people
to save themselves. Posible. Kahit mayaman ka, you cannot buy a miracle. Kahit ikaw ang pinakamataas na ng posisyon mo, kahit mayroon ka ng lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na ikaw ay sigurado ka ng mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Posible yun. Hindi ito magagawa ng tao. Imposible na iligtas ng tao ang kanyang sarili. Imposible. Dito sinabi ng Panginoon na imposible. Hindi sinabi ng Panginoon na imposible makapuas, na imposible sa mayaman na makapasok. No, no, no. It's hard, sabi niya. Mahirap. Pero hindi niya sabi sa'yo, pero yung iligtas mo ang sarili mo, imposible. Pasukin mo na lahat ng reliyon sa buong mundong ito, mga kapatid. Hindi ang reliyon mo ang magliligtas sa iyo. Ha? Huh? Ang reliyon mo, ituturo sa iyo ang daan, ituturo sa iyo yung katotohanan, maaring katotohanan, di ka pa sigurado. Kaya nga ang daming mga nagsulputang mga iba't ibang mga reliyon, ang gusto lang naman ng tao kung ano ba talaga ang totoo. Nalilito ako eh. Bakit ka nalilito? Ang dami kasi eh. At least meron kang choice. Ano ba ang totoo? Pasaya mo lang naman, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa magitan ko. Ano tinuturo sa atin? Ito yung dating daan. Ito yung dabang daan. Ito yung tuwid na daan. Daming daan eh. Mga kapatid, huwag niyong pagbubulabulahin ang mga tao. Tama na yung mga panluluko ninyo, pandaraya ninyo. Sabi ng John 14:6, ako ang daan. Sino nagsasalita? Si Kristo. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa ama kundi sa magitan ko. Si Kristo hindi niya lang itinuro. Siya mismo yung daan. Siya mismo ang katotohanan, siya ang buhay. Kung meron kayong nakitang ganyan, doon na ako sasama sa inyo. Wala na. Kung meron ganyan sa buong mundo, na hindi niya lang sinabi, siya mismo yung daan, siya mismo yung katotohanan at ang buhay, wala na. Kay Kristo lamang yan. Hallelujah to the Lamb of God. This amazes disciples more than ever. They ask each other, who then can be saved? Jesus looked at them and said, it's impossible for people to save themselves. But, hallelujah. I like the word, but. It's not impossible for God to save them. Why? Everybody says, everything is possible for God. One more time. Everything is possible for God. Simple as that. Lahat, lahat walang imposible sa Panginoon. Lahat magagawa ng Diyos. Bakit? Diyos siya eh. Amen? Kaya siya lang yung makapagliligtas sa iyo. Yung ikaw, sinong tao sa buong mundo na kaya niyang iligtas yung kanyang kaluluwa? Wala mga kapatid. Ang Diyos lang makagawa niyan. Amen? Amen. Now, tuloy natin. Then Peter spoke up. Ayan, si Peter. Ayan siya nuna. Peter spoke up. We've given up everything to follow you. Hallelujah. Hallelujah. You want to follow Jesus? You have to give everything. What does it mean? Continuously surrender. Siya yung master. Siya yung Lord and Savior mo. Hindi lamang Savior. Lord and Savior. Siya yung nakaupo sa trono. Hindi ikaw. Hindi. Ay, may time ako ngayon. Sige, magsisimba ako. Ay, wag mo na ngayon, ha? Ay, hindi ko to kaya, eh. No, 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 no. It's not up to you. Kung siya yung master mo, ikaw yung susunod. Ang gusto kasi natin, susunod ang Panginoon sa atin, eh. Mali, eh. Panginoon, ito yung gusto ko mangyari. Ito yung gusto ko, Panginoon. Ano yun? Genie ba yung Diyos mo din? Hindi naman siya pingin noon, eh. Nagkakamali kasi tayo minsan sa pagdarasal, eh. Panginoon, marang ganito, Panginoon. No, no, Panginoon. Amen? Eba says, Panginoon. Panginoon. Yeah. Then Peter spoke up, we've given up everything to follow you. Jesus said, I can guarantee this. Hallelujah. Sino magagarantee sa atin? Di ba? Di ko naman sinabi siya, ginagaranti kayo. Kapag kayo, pumasok kayo rito sa True Gospel Church, maliligtas kayo. Kapag hindi kayo pumasok sa True Gospel Church, lahat ng church, hindi totoo. Hindi kayo maliligtas. Naku po.
Baka natulad na ako kay Kibuloy. O kaya sa ibang mga mangangaral. Hindi po tayo ganun, mga kapatid. Hindi ko po tinuturo yung mga ganun, mga kapatid. Na kailangan mong pumasok sa ganunong simbahan para ikaw lang maliligtas. Saan talata yan? Sa Biblia. Ang daming nadaya, di ba? Kamag-anak natin, mga ibang, baka nga may nanonood sa akin ngayon, nalinlang. Bakit mga kapatid? Hindi yung simbahan mo, yung iglesia mo magliligtas sa iyo. Hindi siya ang namatay sa cross ng Kalbaryo. Si Kristo ang namatay sa cross ng Kalbaryo. Kaya siya lamang ang makapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Yan ang aking ebanghelyong ipinapangaral. Hindi ko ipinapangaral yung pangalan ng church, lalong-lalo nang hindi ko pinapangaral ang aking sarili. Ang aking ipinapangaral lamang ay ang salita ng Diyos, itaas ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Para itaas, ipahayag ang Panginoong Hesus ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. And if I have one message to preach before I die, it would be the message of the cross. My dying breath. Mensahe ng cross. Hindi ako. Yan kasi mga itinuturo ng iba, yung pinuno kasi namin. Pinuno, ano pinuno ninyo? Yung kasi ganito namin, yung ganito namin eh. Dalin lang na tayo eh, nadaya na tayo eh. Panahon na mga kapatid para gumising tayo. Daan-daan na tayong nililang ng mga prayli sa bansang Pilipinas, na mga Kastila, pinalaya na tayo. Na mahabang panahon hanggang ngayon, tayo ay nakakadena pa rin. Nangangamoy ano pa rin tayo hanggang ngayon. Prayli, wala akong sama ng loob sa mga prayli. Sumakop nga sa atin eh. Pinalaya na tayo. Bakit yung katuruan na wala sa Biblia ang sinusunod natin? Let us be biblical, mga kapatid. Hindi ako galit. Atas to ng pag-ibig eh. Sabi kasi ng Panginoon eh, sawayin mong may kabagsikan eh. Paano mo sasawayin? Mga kapatid, mahal kayo ng Panginoon. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. No question that. Hindi tayo kayang iligtas ng ating relihiyon. Huwag tayong magpapanilang. Ang Panginoong Hesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang makapagliligtas sa akin, sa atin, sa ating lahat. Mahirap bang intindihan yan, mga kapatid? Paano mo iligtas mo sarili? Sige, iligtas mo sarili mo. Sige nga, sa mga lituntunin, sabi nga namin, hindi ang inyong mga buting gawa upang walang sino man sa inyo ang mapagmalaki. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Yan kukulit eh. Then Peter spoke up, we've given up everything to follow you. Jesus said, I can guarantee. Sino daw? Si Jesus. Ginagarantihan ko kayo. Sabi ng iba, gagarantihan ka namin. Kapag ikaw nagpabautis mo sa amin, sigurado na, kingdom citizen ka na. Ay, Jesus said, I can guarantee this truth. Truth? Anyone who give up his home, brothers, sisters, mother, father, children, or fields, because of me and the good news, hallelujah, Evangelio, will certainly, hallelujah, receive 100 times as much here in this life. In this life. Ano, not in this life only, mga kapatid. Tuloy natin. They will certainly receive homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions. Sinama yung persecution? Yes. Because you're going to tell to the world that Jesus is your Lord and Savior. That's not easy. Kasi there will come a time, someday, even yung mga nanay, yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, maninindigan ka ba sa katotohanan? Pipigilan ka. Kapag ikaw nagsimba ka dyan, nakinig ka pa dyan sa pastor na yan, hindi ka na uuwi ng bahay. Pakikinig pa rin ba kayo? Kita nyo, kasama to. May persecution. Why? They will certainly receive homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields along with persecution. But in the world to come, hallelujah, but in the world to come,
they will receive eternal life. Hallelujah! Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hindi lamang yung buhay na ito. Maging sa buhay na darating, ang ipagkakalok ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. But many who are first will be last. Merong nga nauna eh. Nasaan na sila? Wala na. Last na sila. And the last will be first. Maganda kasi yung sa umpisa na umpisa, maganda yun. Pero higit na mas maganda hanggang sa finish line, nandoon ka. At yan ang hinahanap ng Panginoon. Hindi lamang sa umpisa magaling, kundi yung sumusunod, totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos na handang manindigan sa katotohanan. Kahit mayroong sacrifice, maninindigan siya sa katotohanan. Hindi niya ikakahiya ang ebanghelyo. Maninindigan siya sa katotohanan na si Jesus nga ang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Are you ready, mga kapatid? Amen. Would you stand up, mga kapatid, mga naririto? And those of you sa mga nanonood ngayon, mga kapatid, uulitin ko pong muli, mga kapatid, hindi po ako galit, hindi ko rin po hangarin ang makapanakit ng damdamin ng sinuman. Pero naman siguro, bawat isa naman sa atin, mayroon naman tayong freedom of speech na ipinagkaloob sa atin eh. Yung iba nga eh, kahit anong gusto nilang sabihin, nananahimik na lamang ba tayo? Samantalang ibang nakakarami ay patuloy na nalilinlang, nadadaya. Panahon na, mga kapatid, na tayo naman ay magsalita. Ipangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoon with power and boldness, without compromise. And those of you, mga kapatid, na nanonood ngayon, searching for truth, this is the time. This is the right time na ipinagkaloob ng Panginoon. Divine appointment ito ng Panginoon. The only question, mga kapatid, na natitira, are you willing to stand sa katotohanan? Kasi hindi lahat ng tao na nakarinig ng katotohanan, nakaalam ng katotohanan, kayang manindigan sa katotohanan. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Sinisigaw ng Panginoon ang hinahanap niya. God is still looking a man and woman of God na magsasabi, yes, maninindigan ako, Panginoon, sa katotohanan. I surrender my life to you. From this day forward, ikaw na, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon tagapagligtas. No turning back. Some of you ngayon nanonood, mga kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Because I believe with all my heart, prodigal son, meron ng uuwi ngayon, coming home. Prodigal son is coming home. Mayroong isang pamilya ngayon. Maybe some of you right now, nanonood kayo sa akin, you're not satisfied the quality of your marriage. Maybe you have a problem sa inyong mag-asawa. Pero today, nakarinig ka ng mensaheng ito, na ikaw, ako, tayong lahat, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang tagapagligtas sa ating buhay. Kailangan natin ng forgiveness. Ito ang kailangan ng tao, mga kapatid. Forgiveness. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak eh, para ikaw, ako, magkaroon ng kapatawaran. Maybe some of you, you're not living right. Your heart is not right with God. But today, you want to make it right. Tinatawag ka ng Panginoon. Hindi ko po hangarin, mga kapatid, ang makapanakit ng damdamin ng sino man. Atas po kasi ito ng pag-ibig, mga kapatid. Gusto ko pong basahin ang ebanghelyo ng Panginoon na minsan talaga ay masakit na marinig po natin. Pero kung ito po ang magiging daan para tayo po ay magsisi, para tayo po ay totoong sumunod sa kalooban ng Diyos, tatanggapin ko na kahit na magdamdam kayo o magalit sa akin. Kung ang maging daan naman ito, tulay naman ito para tayo magsisi at kilalanin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon tagapagligtas. Yan po ay pag-ibig, mga kapatid. Eh, hindi po huli ang lahat, mga kapatid. Do not harden your hearts. When you hear the voice of the Lord today, huwag mong patigasin ang iyong puso. Yes! Inihintay ng Panginoon ang pagkakataon na ito at huwag mo nang sasayangin pa.
Don't wait for tomorrow. Maybe tomorrow will not come. Di na darating. This is the day that the Lord has made. Today is the day of salvation. Come to Jesus today. He's calling you for such a time as this. Come to Jesus today. Gusto kitang ipanalangin. Some of you ngayon nanonood, nandiyan ka sa iyong kwarto, nandiyan ka sa iyong sopa, kasama mo, misis mo, o mag-isa ka lang, nandiyan ka sa iyong sasakyan, nasa trabaho ka, naka-headset ka. This is the right time, mga kapatid, to surrender your life to Christ. And some of you here, na nandito ngayon sa bahay, if you know that the Lord is speaking to you, every head bow and eye close. Kung alam mo na ito yung tamang pagkakataon na para isuko mo na ng lubusan ang iyong buhay sa Panginoon. Sabihin mo ang dalangin na ito. Tasmang iyong kamay, tanda ng pagsuko sa Panginoon. Pagpapakumbabayan, mga kapatid. Tulad nitong binatang mayaman, siya ay nagpatira pa, lumuhod, lumapit sa Panginoon. Pero siya ay nalungkot, hindi sumunod sa Panginoon. Ang inahanap ngayon ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay yung handang sumunod sa kalooban ng Panginoon, totoong pagsunod sa kanyang kalooban. Kung alam mo na ikaw ang taong yan na tinatawag ng Panginoon, handang sumunod, totoong sumunod sa kanyang kalooban, sabihin mong panalangin na ito. Sabihin mo ito ng malakas, huwag kang mahiya. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa oras na ito, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na banal. Ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko, hinihingi ko ng tawad ang lahat ng aking kasalanan. Wala akong maitatago sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kita, tinatanggap kita, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo ako makasunod ng totoo, sangayon sa iyong kalooban. Isinusuko ko na, Panginoon, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu. Sinusuko ko na ang lahat sa iyo. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Itong aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kapag yan ipinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay, na kung saan libo-libong mga anghel ngayon ang nagkakasiyahan dahil sa iyo, sa desisyon na iyong ginawa. Mga kapatid, upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisan mo sa aklat ng John. At make sure, continuous ka sa pakikinig ng mga ganitong mga message, ng mga awiting mga espiritual. Kapag maluwag na, pwedeng mag-church. Make sure go to church. Ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo, sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, in the name of Jesus, I declare right now, receive your healing in the name of Jesus. Receive your breakthrough. Receive your deliverance in the name of Jesus. And I rebuke the devourer over your finances. I rebuke any attacks of the enemy upon your life and your family. Receive the favor of God. Now I bless you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory.
Muli po mga, marami pong salamat sa inyo pong pagsama. Share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook. Like nyo po yung atin pong YouTube channel. At we'll see you again next Friday, Lord willing. We love you and we're praying for you.